Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kabi-kabilang selebrasyon ang kinasa ng iba't ibang Filipino community groups sa Europa para ipakita ang kahalagahan o kahalagahan ng Araw ng Kalayaan. Nagpapatrol, Rose Clarinal. Nanguna ang Cavite News UK sa selebrasyon ng 124th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa isang dinner and dance event sa London. Nagpamalas ng galing ang mga Pinoy sa pagkanta at sayaw na karakol at may interpretative dance din. Sa Wales, pinangunahan ng Enfid UK, Knights of Rizal at iba pang Philcom groups ang flag raising at pagwagayway ng bandila ng Pilipinas sa Cardiff Castle. Dumalo rin si Cardiff Councillor Peter Bradbury. Pagsuong sa hamon ng panibagong bukas at pagkakaisa ang naging tema ng Independence Day celebration sa Belgium. Sinamantala rin ni Ambassador Eduardo de Vega ang pagkakataon para magpasalamat at dahil patapos na ang kanyang termino, kasabay nito ang pagbabahagi ng naging ambag ng embahada. Last December, we signed two financing agreements, National Copernicus Capacity Support Action Program and the Bangsamoro Agri-Enterprise Program. They provided great assistance to Typhoon Odette. Umindak naman sa saliw ng Mamang Sorbetero ang mga Pinoy sa paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Barcelona, Spain. Pinagsaluhan din sa agahan sa konsulado ang sinangag, longganisa at lechon. Isang taon pa lang sila. Kaya kami po ay ikinagalak po namin kami nandito. Siniguro rin ng konsulado na tututukan ang mga proyekto, lalo na ang serbisyo sa mga Pinoy. Kakatapos lang po ng eleksyon natin, panibagong gobyerno, no, panibagong administrasyon, and hopefully this will bring more progress, no, development for the Philippines. Pistahan sa Berlin naman ang naging tema sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Germany. Nagkaroon din ng misa na sinunda ng salo-salo at kasiyahan. Pangunahing pandangal si Climate Change Commission Secretary Robert Borge. Nakuha niya ang atensyon ng Philcom sa kanyang hugot lines. Sabi nila Araw ng Kalayaan ngayon, pero bakit ganun? Nakatulong pa rin ang puso ko sa iyo. Apelan naman ng ilang opisyal na tumulong sa mga kapwa Pinoy para makabangon mula sa iba-ibang hamon. We can all be heroes, our own small in different ways, sa ating ginagawa araw-araw, sa ating ginagawa sa trabaho, sa pamilya, at sa community. That we will be steadfast in pushing for the protection of your rights and developing responsive policies and programs so that every Filipino worker is provided with full, decent, and productive employment. Highlight din ng okasyon ang pagpapamalas ng talento, kabilang ang Pinoy dance group na Flip Squad. May makatindig balahibong rendisyon ng Bayan Ko bilang paggunita sa makasaysayang Araw ng Kasarinlan. Kasama sina Orle de los Santos, Sandra Sotelo Aboy at Raquel Crisostomo, Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. Binigyang pugay ang mga Pilipino sa Houston, Texas sa selebrasyon ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas noong June 12. Mismo ang mayor ng Houston ang nanguna po sa pagkilala ng kontribusyon ng Filipino community roon. Nagpapatrol, Cheryl Tickshow. Nagtipo ng ilang Filipino-American sa konsulado ng Pilipinas sa Houston para ipagdiwang 124th na taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. To thank the Filipino community here in Houston for supporting our efforts here in the consulate to be able to be of service to our nation, and we are looking forward to a new leadership that would
propel the country forward. Pinamagatang Kalayaan 2022, pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Tampok sa selebrasyon ng mga kantahan at video messages mula kina Pangulong Duterte at Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Dumalo rin ang mayor ng Houston na si Sylvester Turner na binigyang pugay ang mga Pilipino sa siyudad. Para kay Turner, isang karangalan ang makadalo sa selebrasyong ito. So many people from Philippines that live in Houston, they're Houstonians. They contribute to our city each and every day, whether it's in education, whether it's medicine in the hospital, our nurses, when we've gone through our disasters, members of the Philippine community have stepped up and assisted, provided donations, volunteered, supported us in every way. So this community is very much, you know, embedded and a part of the Houston community. Ang event ay sinuportahan ng small businesses at nagtampok din ng iba't ibang produkto at pagkain Pinoy. All the officers of the Philippine Kalayaan Houston are all community leaders. So we all are chairman of something, of one organization. A lot of support from the vendors, food vendors as well as non-food vendors. And you can see all around, everybody's just crazy getting their own stuff, food, and all those merchandise all around. Sylvester Turner, Mayor of the City of Houston, hereby proudly proclaim this day, June 12, 2022, as Philippine Independence Day. Lalo pang naging mas espesyal ang selebrasyon ng mag-issue ng proklamasyon si Mayor Turner na ang June 12 ay Philippine Independence Day dito sa Houston, Texas. Para sa TFC News, Cheryl Pixio, ABS-CBN News, Houston. Inilunsad ang isang bayanihan drive sa Vancouver, Canada para sa planong pagpapatayo roon ng isang Filipino Cultural Center. Nangako ang ilang mga opisyal na susuportahan nila ang proyekto. Nagpapatrol Rowena Papasin. Isang makulay na parada ng iba't ibang mga grupo ng mga Pilipino ang nagbukas ng selebrasyon sa Vancouver ng 124 na taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Higit na naging espesyal ang pagdiriwang dahil dito rin inilunsad ang bayanihan campaign para maipatayo ang isang Filipino Cultural Center sa Vancouver. Ang proyekto ay pinangungunahan ng Mabuhay House Society, isang non-profit na organisasyon na kinabibilangan ng mga kabataan at mga young at heart na Filipino-Canadian. Panahon na nga po, no? For us to really come together to work towards this dream of ours and also a show. Right? You know, our elected officials, our other supporters and advocates, that we need their help in turning this into a reality. Sinabi ni Maita Santiago na pangarap nilang magkaroon ng isang multipurpose center kung saan maaaring ganapin ang mga lokal na selebrasyon, mga cultural performances at iba pang mga pagtitipon. Ayon sa CEO ng Port Living na si Macario Toby Reyes, maglalaan siya ng lugar para sa Filipino Center sa lupa na i-develop ng kanyang kumpanya. Umaasa si Reyes na sakaling agad nilang makuha ang lahat ng kailangang permit, maaaring masimulan ang pagtatayo ng center sa susunod na 2 taon. Naniniwala si Reyes na ang cultural center na inaasahang magiging at least 30,000 square feet ay makakatulong sa mga Pilipinong dito ipinanganak na matutunan ang mga pamana at kaugaliang Pinoy. I hope that it's gonna do for them what in general Canada's done for me is give them a way to sort of grow into the community here and enjoy their life in a different way that they probably wouldn't have imagined without the center. Umaasa rin si Philippine Consul General Maria Angelita Austria na masisigurado ng center na mananatiling konektado sa kanilang pinagmulan ang mga batang Pilipino. Miyembro si Austria ng Advisory Board ng Mabuhay House. Would like the younger generation to be in touch with their roots and engaged in the activities of the community. Mula pa noong 1980s, marami na umanong hinarap na kontrobersiya ang pagtatayo ng isang Filipino Community Center sa Metro Vancouver. Isa si Salve Dayaw sa mga tumulong sa paghahanap ng pondo para dito noong 1986, pero ang pondo umano ay hindi na nakita. Yun lang naman sana yun. In the past, makuha yun, ma-retrieve yung pera na yun at makatulong dito sa ginagawa ng mga kabataan. Tiniyak naman ng mambabatas na si Mabel Elmore na walang dapat ipag-alala ang mga kababayan dahil mas magiging transparent ngayon ang pagpapatakbo ng proyekto. Si Elmore ay aktibong taga-suporta ng inisyatibo.
You saw the members of our board, and in terms of the integrity of people involved, and also around expectations around reporting, financial accountability, transparency. We have accountants, and I'm very pleased that Filipino Accountants Association has offered and volunteered to help us. So we're really going to have ask for the community to be support across the board. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Yan po ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!